guys, magbabalik na naman ang inyong lingkod. Maaga pa, naglalakad na. Magpapa-blood test na naman ako ulit. Sana magiging okay na. Sa bagay, may schedule naman na ako. So, sana wala na maging problema. Kawawa naman yung effort ng anak. Pinalitan niya muna ako. May pasok pa siya, 7:30. Kailangan matapos na ako. Pupunta ako ng ano, kupat kulim ng kalit. So, papabawas tayo ng dugo. Wala pang katao-tao, pero mamaya yan, dagsahan na kasi ano, back to normal na. Next week, holiday na naman nila, 1 week. So, gala na naman to the max. Ayan, wala pa rin tao yung mga upuan sa Vit Cafe yan, mamaya yan, marami na. Napindot yung 4, dapat 3 lang ako. Guys, nandito na ako sa elevator. Papunta na ako 3rd floor. Sana maging okay lang ang lahat. Hi guys, tapos na ako magpa-blood test. Pauwi na ako. Magmamadali ako kasi si Lola nag-iisa doon. Umalis na yung anak niya kasi may pasok pa sa school. So, mamaya na lang ako gagala. Babalik din kami sa mall mamaya kasi merong therapy si Lola. So, pag nakababa ako doon, gagala-gala ako konti. Titignan natin kung anong ginagawa ni Lola. Lapit na ako sa bahay namin. Maghahagdan lang ako. Ang ginagawa ni Lola. Tingnan natin. Mabait siya. Nanonood lang ng TV yan. Shalom! Hi guys! Pauwi na kami ni Lola. Galing kami ng restaurant na naman. Doon kami kumain. Kasama namin yung anak niya at apo. Kasi nanggaling kami sa mall. Eh, meron siyang therapy doon. So, sinundo kami ng anak diretso sa restaurant. Babalik na naman ang inyong lingkod sa kusina. Hindi. Today is Sunday. So, katapusan na ng kanilang holiday. So, darating yung mga anak tsaka apo. Kaya lang hindi ko alam kung darating sila lahat. Pero hindi ko na kailangan magluto o gumawa ng pagkain dahil mag-o-order na lang daw sila sa restaurant. Tapos dito na sila kakain. So, habang wala pa sila, tapos na yung dishwasher ko doon, babalik ko na sa tamang lagayan para pagdating nila, may magagamit na naman. So, let's go! Thank you.
שבוע אחרי שבוע, וזה מאוד יפה, זה לא... אנחנו מלאכים, אנחנו בואות משפחים, מאוד, כבר רוצים להגדיל את הבית, אולי נשבור את הבית. אני לא חושבת שזהו, זה הפתחה, איפה את חושבת? Din sa wakas ang kanilang holiday almost. One Saturday nila ay Linggo ng gabi. So ngayon natapos. Ngayon din Linggo din ng gabi ang Erev Kag Ashini nila. So ayun, sa wakas natapos na din ako maglampas. So nag-aantay ako ng dryer ko kasi nilaban ko yung cover ng sala seat. Kasi ganun ako, pag inupuan ng marami, tinatanggal ko, nilalaban ko. Ayun, oh, total may dryer naman, kaya saglit lang yun, tuyo na. Manipis lang naman. So, next month, wala silang holiday. Ano nila, pahinga sa holiday. Ganun ang mga Israeli, kasi ang haba ng holiday nila. 1 week, 2 weeks, nine days, ganun. So, darating pa ang holiday nila Pesach. Ayun, matagal-tagal, pero parang Pesach na wala kang makakain kasi bawal sa kanila ang tinapay. So, ayun. Oh my God! Pero sa holiday nila Hanukkah, baka wala ako dito. Mag-disuffer ako ng isang buwan lang naman. So, ayun. Kakape ako ngayon. Babawi ako kasi kanina hindi ako nakapagkape. So, ngayon nagpapahinga ako, nakataas ang paa, relax muna. Total, wala naman akong intindihin eh. Bukas, pwede naman kaming tanghali na magising ni Lola kasi wala namang gagawin. Kung maganda ang weather, bababa kami, gagala kami sa baba. Ayun, ganun lang ang buhay ko dito. Mahirap, na masaya, na relax. Hindi naman sa totoo, hindi naman talaga mahirap. Kasi sanay na ako sa trabaho. Hindi naman ako mayaman, hindi naman ako mahirap. So, ayun. Sanayan lang. Pero, the best naman na dito kasi... Kasi dito, pantay-pantay. Walang sir, walang ma'am. Tapos... Sa bagay, ako naman talaga swerte naman sa trabaho kasi yung una kong employer, hindi naman ganun kahigpit, mababait sila. Total naman, kasi si Lola, kapamilya din naman ang dati kong employer, so swerte pa rin kasi pagdating sa pagkain, hindi sila madamot, makakaluto ka ng gusto mo, ganun. Tapos, parang magagawa mo lahat ng gusto mo kasi... Game din naman si Lola. Papaalam ako, magluluto ako ng pagkain ko. Wala namang problema sa kanya. Sabihin niya pa, lutuin mo ka nung gusto mo, kainin mo ka nung gusto mo. So pag sinabi mong gutom ka, hindi maniniwala si Lola na walang makain dito sa bahay niya. Kaya mabait si Lola pag namamalengki kami, pag nag-grocery kami. Sabihin ko, bibila ko ng ganito, kumuha ka ng anong gusto mo. Ganon siya. Pero siyempre naman, ako, kinukuha ko lang naman yung gusto kong kainin. Ayaw ko naman kuha, tapos hindi ko naman kainin, tapos itatapon. Siyempre, ano din naman yun. Hindi naman sa kahit na marami siyang pera, pambili, pero siyempre naman, gamitin sa tama. Ayaw ko nang magtatapong ka ng pagkain, tapos maraming taong walang makain, maraming taong naghihirap na walang makain, ganun. So, sayang magtapon ng pagkain. Kaya, yun lang. Disiplina. Pag nag-grocery kami ni Lola. Pag may sobra naman sa mga niluto ko, ayun, binibigay ko sa anak. Para, hindi naman sayang. Kaysa naman masira, tapos tatapon, bigay mo na lang sa anak. Kakainin pa nila. So, pasalamat pa sila. May makain sila. So,
Ayun. Hanggang dito na lang. Magtatapon pa ako ng basura. Tapos, ayun. Maglilinis ng mukha. Matutulog. Another day tomorrow. Bye!